So, ayun, tapos na yung equivalent or yung equal life na alternatives. Ngayon, meron namang present worth analysis ng different life alternatives. Ano tong different life alternatives? Kasi syempre, halimbawa, gaya nung sa example natin sa equal life, ang life nun ay 9 years sila parehas. Or 8 years sila, 8 years sila magagamit parehas. Dito sa different life alternatives, eh yung mga alternative mo ay may iba-ibang buhay. Halimbawa, yung gusto ko ng gunting, yung isang gunting na pinagpipilian ko is 2 days ko lang magagamit. Tapos yung isang gunting naman is halimbawa 3 days lang. Ganon, iba yung buhay niya. Kaya mahirap siyang i-compare. Kaya may dalawang method paano i-compare ang may magkaiwalay na lifespan na alternative. So una is yung study period. Study period, ito yung most common na ginagamit. Most common na ginagamit. Kasi magsiset ng study period. Magseselect ng study period, magseset siya ng study period na doon mo lang i-consider yung lahat ng cash flow na mangyayari. Halimbawa, gusto kong study period ay 10 years para sa bibilhin kong bagong pangtahi. Ganon. 10 years ang study period ko noon. Tapos, kapag ang expected life is longer than this period, halimbawa, sige, drawing tayo dito. Kunyari, ayan yung cash flow diagram ko. Tapos, andito na yung 10 years. 10 years. Kapag ang expected life nung product or nung alternative ay lagpas dun sa 10 years, kapag lumagpas siya, ang ginagawa is ine-estimate na and etong mga lagpas na to ay ginagawang salvage value sa end nung 10 years or sa end nung study period. Bale, iseset mo na siya as magiging parang salvage value siya sa dulo nung 10 years. Tapos naman, kapag mas maikli naman, halimbawa, 10 years ang study period ko, tapos natapos lang ako, yung isang life nung alternative ay 5 or 7 years lang. Sabi natin 7 years. Ang gagawin, is parang mag-a-assume ng equivalent service na kung magkano ang masaserve, ang equivalent nung kulang na taon, mag-a-assume ka ng parang equivalent na value, yon value. Equivalent na value between dun sa end ng service, papunta dun sa end ng study period. Ganon ang mangyayari. So, ang example nito, halimbawa, ito, oops. Ang example ay yung construction company gustong bumili ng bulldozer. Kasi, halimbawa, yung construction company nakakuha siya ng kontrata sa DPWH. 10 years niyang gagawin yung kalsada, kunyari, ganon. 10 years niyang gagawin yung kalsada. Kaso, yung bulldozer na nabili niya is pwede na pang magamit up to 25 years. Kunyari, ganon. Kaya, ang mangyayari, yung value ng bulldozer after yung 10 years, puputuloy niya na parang gagawin na niyang salvage value. Sunod naman, itong LCM method. Ang LCM method, dahil mas common, sabi, mas common yung study period kasi ang LCM method can result in unrealistic assumptions. Kasi, ano ba LCM? Di ba LCM is least common multiple. Halimbawa, yung gunting, kanina, 2 days yung, 2 days, 2 days pa, 2 years, 2 days yung isa, 3 days yung isa. Bala, maging LCM niya is 6 days. So, i-evaluate at 6 days. Ganun ang mangyayari sa LCM method. Ano yung mga assumption na nagiging unrealistic daw?
Una, the same service is needed for the LCM number of years. Yung same service kailangan for the PAWA. Kung meron kang yung printer, halimbawa may printer ka, na ang isang expected value, yung isang expected life niya is 5 years, tapos yung isa naman is 9 years, ang LCM nun is 45. Eh, ito lang naman ang expected life niya. Tapos, parang i-assume mo na 45 years, hanggang 45 years after mong bilhin yung printer, kailangan mo pa yung printer. Yun yung sinasabi ng first assumption. Second, the selected alternative can be repeated over each life of the cycle and CM in exactly the same manner. So, yun, uulit-ulitin lang, about 45 years, uulit-ulitin mo lang yung alternative na yon kung paano mo siya ginagamit. Halimbawa, kung nung 1970, print lang ang kailangan ko, print lang ako ng print. Eh kung 45 years yun, ilan ang 45 years na 1970, 2015, ina-assume ko na mag-print lang ako ng mag-print, hindi ko na kailangan mag-scan, hindi ko kailangan mag-xerox, mag-photocopy, ganun. Ina-assume mo na, uulit-ulitin mo lang kung paano mo siya gamitin. Number 3, cash flow estimates are the same for each life cycle. So, ina-assume mo na lahat ng pasok at labas ng pera mo ay magkakapare-pareha lang. Pero, magiging tama lang to kapag yung nangyari sa future cash flows mo is kasabay kung ano yung rate ng inflation or deflation. Doon lang siya mangyari. Kaya nga, nagre-result in unrealistic assumptions. Yun lang yun. So, eto. Example tayo. Ayan, nag-drawing na ng ano, cash flow diagram. So, example. Dito matatakel natin yung LCM method saka study period method. So, example. A project engineer with EnvironCare is assigned to start up a new office in a city. 6-year contract. For a 6-year contract, 6-year, 6-year. 6-year contract has been finalized to estimate and analyze ozone level readings. Two list options are available. Each with the first cost, but no list cost, deposit return shown below. MAR is 15. So as usual dito, ang interest natin is equivalent sa MAR. Location A. So, ang study period na sinet nung EnvironCare ay 6 years. Sa location A, 6 years din. Okay lang. Pagdat 6-year contract pala, I'm sorry. 6-year contract. 6 years lang. Pagdating dito sa location B, ay 9 years. Tapos, huwag niyo pansin yung sinabi ko nina. Ito pala, sa A, dito pa natin makilaban yung, makikita yung study period. Sa A, 5 years ang study period. Sa B, 8 years. Tapos sa C, LCM. Ayun. Ayun, huwag niyo pansinin yung kanina. So, ito, paano si solve? Delegate mo natin ulit F, A, D, L para yun kasi paulit-ulit lang din naman kapag gumamit tayo ng tawag dito, cash flow diagram. So, A muna A. EnvironCare has a practice of evaluating a 5-year study period. So, 5-year study period. Deposit returns are not expected to change. So, yun na, na ano niya yung cash, yung ano na hindi mag-change. Ano daw sinabi ko? Deposit returns are not expected. So, walang magbabago sa cash flow niya. Nasa ganun lang. Which location should be selected kapag 5-year period? So, ito. First cost. Ito yon. First cost. Nakalagay na. Tapos, annual lease na negative A. Tapos, deposit. Nakaready na to kasi medyo mahirap mag-ano. So, ito, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6 years. Ito yung sa location A lang. Huwag muna nating pansinin yung huwag muna nating pansinin tong nakalagay dito sa A. Sa problem A. Tapos, sa location B, is ganun ulit. F, A. Nasa A lahat yan. A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, merong deposit return. Ito pala yung deposit return sinasabi. Nasanay kasi sa salvage value at 9 years. So, yun. Eh, ang study period is sineset niya lang sa 5 years. So, after 5 years, ito ay makakat na. Tapos, dito naman, after 5 years sa location B, makakat na dito. Dito lang yung ito lang ang i-evaluate mo. Yan lang evaluate ngayon. Ayan. So, ano lang mangyayari dito ngayon? Ang gagawin is, kaya nang sabi, if unexpected life is longer than the study period, yung estimated market value ng alternative, estimated market value, or ibig sabihin yung sa dito is yung deposit return is used as salvage value sa last year ng study period. Bale, magiging ito ay madidelete, ito ay mawawala, masiset na magiging dito siya, D. Parang dito rin, magiging dito na yung D. Magkaka-D dyan. So, ayun, subukan natin. For PW ng A. PW ng A. Ganun pa rin. Gaya nung sa sec, nung sa equal life, negative 15,000 ang F. Tapos, annual is 3,500, deposit is 1K. So, plus, negative 3,500, ito ay annuity. Bale, P given A, 15% ang MAR. Ang year ay 5% na lang, hanggang 5% na lang ang 5% na lang ang bibilangin mo. Tapos, plus yung deposit return, tama, deposit return, which is 1,000 times P given F, ganun pa rin, 15% 5 years. So, bale, magiging is equal to negative 15,000 plus negative 3,500 times 1. Diretso na natin, 1.15 raised to 5 minus 1 all over 0.15 times 1.15 raised to 5 plus 1,000 times 1.15 ulit raised to negative 5. So, yun, calculate muna natin itong mga to is equal to negative 15. Oops, negative 15,000 plus, calculate, bale, 3,500 times 1.15 raised to 5 minus 1 is equal to negative 11,732.54. Store na lang natin to sa A para makuha natin yung full value. Tapos, ito naman ay magiging
497.18 na i-store din natin sa B. Store sa B. Para doon na siya. Tapos, bali magiging PWA is equal to negative 15,000 plus A plus B. Bale, magiging lalabas is negative 26,235.37. Ayan ang PW sa A. Ngayon, PW sa B. Ganun ulit. Pero hindi ko nasusulat tong first part. Hindi ko na sulat. Bale, diretso na lang natin. Since ang F is 18,000, ang A is 31, D is 2K. Okay. 18,000. So, ito ay magiging negative 18,000 plus negative 3,100. Mali. 3,100 times, ganun pa rin naman, 1.15 raised to 5 minus 1 all over 0.15, 1.15 raised to 5 plus magiging 2,000 na to, 2,000 plus 1.15 raised to negative 5. Ayan. Bale, magiging is equal to negative 18,000. Dito ay magiging plus 3,100 times ito ay magiging negative 10,391.68 na store ulit natin sa A. Plus, ito ay magiging 994.35 na store din natin sa B. Therefore, PWB is equal to negative 18,000 plus A plus B is equal to negative 27,397.33. So, ayun. Nakita natin, PWA natin is negative 26,000. Ito, negative 27. Therefore, ano ang numerically largest is PWA. So, in a 5-year study period, ang pipiliin natin is PWA. Sunod na question. So, for B, ang unang question lang natin na meron tayo is itong perform the analysis using an 8-year planning horizon. Tapos, nagdagdag siya na ito yung mga additional na sinabi niya. Kasi nga, kapag itong sa B, 8-year planning horizon, yun natin. Ito, hanggang 6 lang. Bale, ang 8 natin is meron ding 1, 2. Merong pangalawa. Ito, buti dito. Dito, saka mag-stop. Dito, buti dito is mag-stop na siya sa 8. Mag-stop na siya dyan. So, ayun. For an 8-year study period, deposit return for B remains at 2,000. Tapos, ito yon. Tapos, for A, an estimate for equivalent service, additional 2 years is needed. So, ito, since wala kasing data kung ano magkano tong mga to eh. So, nag-assume daw ng estimate ng equivalent service dito is $6,000 per year. Ang itong value nito per year, negative $6,000. Kasi, kunyari, nagmahal, ganun. Ayon. Ang mangyayari is, ito, gaya nung kanina, mauusog na naman yung D
nito papunta dito. Dito na ulit magkakalagay ng D. Diyan pa rin maglalagay ng D. Game, subukan natin. 4 P P W A is equal to yung cursor. P W A is equal to ganun pa rin naman, negative 15,000 yung una. 15,000 na F minus etong ito ay 3535 ganun pa rin, 35 plus pala negative. Okay, ulitin ko. Plus negative 3500 P given A, kasi yun pa rin naman siya, annuity pa rin. P given A, yun pa rin, 15% pa rin, tapos 6 years. 6 years siyang mangyayari. Tapos, anong sunod? Dito, meron nung deposit return, which is, deposit return is 1,000 pa rin naman. 1,000 pa rin. Bale, magiging plus, deposit return na 1,000. Tapos, PF lang din to. Present given the future value. 15%, 6 years pa rin. Tapos, paano na ngayon to? Kung i-isolate natin tong ito, ito ay sample ng deferred annuity. Kung mapansin natin, ito lang, dito lang tayo mag-focus. Deferred annuity to kasi hindi siya agad nag-start year after nung 0. So, nag-start na siya sa pang 7 at nagtuloy sa 8. So, deferred siya. Paano ulit ang deferred? Plus, ang deferred, formula ng deferred ay A, or yung A na natin is 6,000. Negative 6,000 times P given F. Ang interest rate ay yun pa rin, 15%. Tapos, J. Ano ang J natin? Ang J natin dito is 8. Ang J natin ay kung paano yung unang bayad. Ang J, yun ang definition ng J. So, unang bayad natin is 7. Bale, ang magiging J natin is 6. 6. Tapos, P given A, I, ang I, sorry, I is 15% pa rin. Ito naman ay N minus J. So, ang N is 8. Tapos, N is 8, J is 6. So, N minus J is equal to 2. Tama na, tama. Ayan. Ayan na yun. Bale, kapag sa solve natin yan, is equal to negative 15,000 pa rin plus negative 3,500 pa rin. PA, ganun pa rin. 1.15 raised to 6 minus 1 all over 0.15 times 1.15 raised to 6 plus 1,000 PF present given ano yun? Future, yun. Sorry. Bale, naging 1.15 raised to negative 6. Tapos, ito ngayong deferred, ganun ulit. Bale, plus negative 6,000 PF, ganun pares lang dito, 6,000 1.15 raised to negative 6. Tapos, times, multiply ito, multiply by PA na ito. Mag-iiba lang yung year. Bale, magiging 1.15 raised to 2 lang. Minus 1 all over 0.15 times 1.15 raised to 2.
Yun lang. Nakamultiply ito. Nakamultiply siya dito. Nakamultiply ito dito. So, yun. Calculo na natin is equal to negative 15,000 plus ito ay magiging negative 13,245.69 plus ito ay magiging na-start natin sa A. Ito ay magiging 432.33 na to store natin sa B. Tapos itong deferred annuity ay magiging negative 4,217.03 na i-store natin sa C. Therefore, ang PWA is equal to negative 15,000 plus A plus B plus C is equal to negative 32,030.39. Ayan. Ngayon, naman tayo sa PWB. Present worth ng B. Ano ba yung B? Sa B, dito na tayo tumigil. Bali sa B, normal lang, tapos titigil lang dito. Tapos ang may iba lang is yung D magiging 2K. Magiging 2K. Ayun. Bale, ang F, ganun pa rin. F is negative 18,000 ang una. Ganito. 18,000 pa rin ang first cost. 18,000 plus ang annuity ay ganun pa rin na 3,1 gaya nun sa kanina. 3,100 times. Alam naman natin yung PA, diretso na natin. 1.15 raised to 8 na siya ngayon. Minus 1. Raised to 8 na siya ngayon kasi 8 years na to. 1 to 8 na. Bale, 8 years. All over. 0.15 raised to 1.15 raised to 8 ulit. Plus, ano nang sunod? Since ito is 2,000 na, magiging 2,000. Yun lang din naman. PF to. P given F. So, 1.15 raised to negative 8. Bale yan. Ito ay magiging is equal to negative 18,000 plus ito ay magiging negative 13,910.69 ulit. Store natin sa A. Plus, ito ay magiging 653.80 na i-store natin sa B. Therefore, ang PWB natin is equal to negative 18,000 plus A plus B na magiging negative, hello, naging integral, negative 31,256.89. So, ayun, same rules kung paano tayo pumipili ng PW. So, in this case, kung 8 year study period, mas pipiliin natin yung PWB kanina. Ang pinili natin is PWA nung 5 year period. So, next question, last. Yung next question is next part na lang pala ng video.